morning, tropa. Lunes naman po. Time check. Alas 6. Morning routine ko po pagka coding, medyo nagpapapawis. Nandito ngayon tayo sa Ibayo, daang papuntang Tayat. Pero hindi tayo sasagad hanggang Tayat, medyo naman malayo. Hinihingal na. Hanggang doon lang ho tayo sa may recrap. Medyo kalahati ng hanggang Tayo, kalahati lang siya. Hanggang doon lang ho tayo sa may ginagawang bagong kasada. Medyo magpapapawis lang ng bahagya at lagi nang nakaupo sa tricycle eh. Ngayon papakita ko itong mga daan kung bakit ito magandang puntahan. Ito ay lahat ay paahon, kaya kahit tayo ay lakad lang ay tayo papawisan. Talagang pawis na hindi ka nga ay basapati damit. Samahan nyo ako mga tropa. Ito, isang daan na paahon. Dito nga pala eh, mayroong ginagawang isang multi-purpose gym. Ayan po, medyo matatapos na. Ito ay malapit ho dito sa kung tawagin namin ay malapit sa basurahan, malapit sa dating bahay ni Crucial Bando. Po, malapit na siyang matapos. Are, ang aking isang katoda, si Topa Aldrin. Okay, medyo nagpapapawis din. Ah, magpapamedical ka na? Oo. Okay, Miggy, sana kayo makalis ulit, tropa. Maganda yan para umasenso. Sige, tropa, papawis ka muna. Ako yung maglalakad-lakad lang. Hindi na kayang tumakbo eh. Ayan, nakakasaway pa natin ang isa nating katoda. Kasamahan ho namin yan, Aldrin Mauhay. Shout out! Ito na nga pala yung multi-purpose gym Yan na po yung back view. Okay. Ito na po yung isang medyo matarik na home. Tumulog na ho ang generator. Mag-umpisa na ata silang magtrabaho. Ito ho, isa ho itong matarik na daan. Talagang papawisan. Yun isa hong daan ating dinaanang yan eh, kung ho ang tricycle ninyo ay medyo mahina-hina at ang sakay nyo ay lima, hindi ho kakayanin. Kaya dito ho sa Rizal, ang advice ko po kung kukuha talaga ng motor na pang tricycle, mas maganda ho 150cc pataas, kasi mas marami po dito ang paahon at saka yung daan na paahon na yon medyo ho mataas ang pamasahe doon. Kaya kung gusto nyo medyo malaki ang kita, doon tayo sa malaki-laki ang CC. Mataas-taas. Para makaahon. Sir, morning. Diyan na pa lang yung tindahan na lang. Ba, ay may gin pa. Ayan, mayroon na pala doong bagong tindahan. Unang-unang nakita ko, naka-display. 4 pantos. Pampagana ng mga magbubukid. Kasi talagang ang tao dito medyo mahilig tumagay. Malamig kasi ang klima dito sa itaas. Tapos sabi nga nila pantanggal pagod. Pampatulog ba? Nauna na ha. Inunahan na ako ng aking aso. Koko! Tinga, tinga! Dito ho sa amin, medyo nag-upgrade. Nabawasan ng kabahagya, kaunti lang. Nung nagkaroon ho kasi ng tawag dito, karsada. Road at farm to town na karsada. Para mapabilis ang transportasyon o pagpunta nila sa kanilang bukid, marami na ho dito mga nabili ng single na motor. Yung katulad ng dumaan, pupunta yung sa bukid.
Dati lakad lang sila yan noong ito ay kung tawagin namin ay daang kabayo pa. Lakad lang o kaya may kabayo sila. Ayan o, kita nyo. Mga nakamotor na. Papunta na yung lahat niya sila sa bukid. Titingnan ang kanilang mga tanim, yung kanilang mga hayop, kabayo, kalabaw, ubaka. Papakainin. Mabilis na nga naman. Pagka natapos nila yung gawaan dyan, makakauwi din sila at kung may gawaing bahay, matatapos nila. Okay. Magaling ang ginawa din ng gobyerno. Thank you. Ayan, tropa, oh. Kung maririnig nyo lang, naririnig nyo, oh. Panay kuliglig lang ang naririnig dito. Panay mahogany na nakakulong. Kaya yung sikat ng araw, medyo hindi kasi nakita. Pero naninagan pa din naman. Pero meron pa dito mas maganda yung panay mahogany din ang tamis. Ito o, paririnig ko lang sa inyo, panay kuliglig. Sarap pakinggan sa umaga yan. Talagang sabi nga, probinsyang probinsya ang dating. Kaganyan ang naririnig. Ito na nga pala tropa, yung sinasabi ko sa inyong panay mahogany ang tabi. Ayan. Mahogany lahat yan. Pagka talagang maaga ka, medyo madilim dito dahil kulong. Ayan ngayon, lumulusot na sikat ng araw. Medyo kwan na eh. Time check. Alas 7 na. May isang oras na pala ako naglalakad. Kung naririnig nyo lang yun, mga ibon, kung tawagin yun dito, kanuklo na mga humuhuni. Sarap dito, tanggal stress, nawawala ang ingay ng mga, sabi nga, mga sasakyan. Rinig mo lang dito mga huni ng ibon, kalskus ng hangin sa mga sanga, dahon. Ang sarap pakinggan. Stress reliever. Lapit na tayo tropa. Doon lang tayo sa may retrap. Yan ang laging finish line ko. Sa may retrap. Dito sa may bagong binubutas na daan. Papuntang Tayak. Kasi itong dating daan talagang mahirap. Matarik. Maraming sumusukong sasakyan dyan. At marami na din ang na-aksidente. Is kalimitan mga dayo kasi parang binabaliwala nila yung lusong tapos wala sila laging check ng mga brakes kaya talagang sasakyan dapat may proper maintenance, kailangan check up lalo na halimbawa ko tricycle driver, rota ko, tayak at least thrice a month tatlong beses lagi. Ang mahalaga yung preno kasi yun na magbibig tropa. Dito na tayo, oh. Ito na yung babala. Hanggang dito lang tayo. Pakita ko lang sa inyo yung ahon. Yan. Yung ahon na yan, talagang matinding ahon yan. Medyo sabihin natin may pagka 45 degrees. Na siko pa. Kaya pagka aahong ka dyan, siguraduhin mo dapat busina. Kasi pagka nagkasalubong kayo dyan, hindi kakayanin. May aatras. Yan, kita nyo naman. Matarik. Oh. May 45 degrees yan. Kaya kung ang tricycle mo mahina, hanggang dito ka lang. Hindi kakayanin. Kahit sa mga kotse, sinusukuan ito. Masyado matarik.
tayo ng pako. Gagawin natin insalada. Ito po, huwag po niyong kukunin yan. Yan ang tinatawag nating pakong buhaya. Yan. Hahanap po tayo ng pako. Yung magugulay. Marami po niyan dito. Sa tabi-tabi lang, marami yan. Na mama ko, ang gusto ko lang kasi itong mga ganito. Yan. Iyang kulot. Hindi ako nakakuha nung kan. Gusto ko yung mga kulot lang. Yan, ito. Yan, yung kulot. Tropa, kuha muna tayo ng dahon ng gabi. Gagawa tayo ng improvised na lagayan. Manghihingi tayo ng sili din sa kumpare ko. Marami siyang tanim na sili. Siling labuyo. Ayan mga tropa, oh. Hitik. Ang dami pa doon, isang puno pa lang yan. Kukunan natin. Tropa, ayan oh, hitik sa bunga. Ang dami. Nakakatuwang mamitas. Sa sobrang dami, hindi ko malaman kung wala lang pipitas yun. Oh. Namumula. Mga labuyo po lahat yan. Ito naman po, tropa. Siling pangsigang. Dami din bunga, oh. Hihingi din tayo ng mga ilan. Akali umamitas, parang yung pinapanood ko lang kay Kabady Makimoto. Pag sila may tanim na sili, namimitas din lang sila, tuwan-tuwa sila. O, dito oh, meron din dito sa Laguna. Si Kapamers Nanding Urikia. Shoutout paring Nanding, salamat sa sili. Dito po ako ngayon sa inaalaga ang lupa ng aking kumpare, si Nanding Urikia. Ito yung kanyang minamower, oh. Malawak. Ilang araw na daw siya nagmamower, pero okay lang yan. Sipag na tao yan. Pamilya nila, napakasisipag. Ito, oh. Lawak. Bagong nabili daw na lupa ng kanyang bossing. Ayan, kanyang minamower. Malago na daw. Maganda kasi ang lupa pagka kanyang namamower. Tapos tataniman nila. Tropa, pauwi na kami. Nakapanguha na ng sili at saka ng pako. Hindi ko na muna inabala si paring Nanding at busy sa pag-mower. At mamayang hapon ay duty pa daw sa barangay. Para mamayang patanghali makakapag-relax pa bago dumuti sa barangay. Okay tropa, hanggang dito na lang.
Paki-subscribe na po na lang. Paki-pindot ang bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat, tropa. Adjourn.